Ito yung kamoting kahoy. Tayo magugulingan ng kamoting kahoy. Gagawin natin dito ay ginataang kamoting kahoy. Nagsawa na sa taba ng baboy. Maggulay naman tayo para hindi nakakaumay. Dapat, ang kukunan lang dito is yung talbos lang, yung medyo malambot-lambot. So, kinuha ko na lahat ng dahon. Basta ko kunti lang naman ito. Sayang din. Tapos nung na lahat ng dahon, yung iba nilalagyan ng asin. Siyempre, ako lalagyan ko na ng konting asin. Konting asin. Saka mo siya igagahan. Dudurugin. Hanggang sa bumabas yung katas niya. Sa mga ang nakakaalam lang nito ay mga kagabitong sa mga province. Maulan dito kaya masarap magkumain ng gulay. Actually, kunti lang makukuha nito kasi nga, kunti lang yung dahon. Patanggay mo itong mga tangkay-tangkay. Meron na sana. Para ka lang naglalaba. Kulang ang ating kinuha. Talagyan natin. Sa Bicol, ito yung kamuting kahoy. Sa Bisaya, sabi ng aking lalab ay balanghoy. Sa iba, hindi kinakain yan, pero sa amin ay kinakain ko yan. Talabas lang naman kinukuha. Makuha ng iba. Pagsawa ka na sa karne at saka isda, magulay naman. Ayan. Okay, nakuha. Ayan. Pandagdag. Sadyan. Pandagdag. Sa inyo naman. So, ayan. Pagkatapos ko naman na gusutin. So, kailangan lumabas muna, maging ganito siya. At lumabas yung pinakakatas. Saka mo naman sila ganyanin para matanggal yung pinakakatas. Tapos, hiwa-hiwa yung kutsilyo para mas yung durog-durog. Saka mo siya lalagayin. Yan yung pang-itsura. So, ayan. Kailangan yung bilog-bilogin para mag-form na bilog siya. Tapos, mapiga mo siya. Ayan yung katas. Kailangan mo tanggalin yung katas. Yung katas, andiyan kasi yung lahat. Parang, basta ay ganun ito. Ito yung ganito yung pagluto ng kamuting So, ayan guys, ito na yung naam natin, napiga natin. Nagawin na natin ay kailangan madurog natin. So, kapatid natin. Depende naman sa inyo kung gusto nyong kutsilyuhin or tama na yung ganun kailangan dahon. Oo, para mas mukha lang siyang marami. Tapos, saka na natin siya isasalam. Masarap din ito sa may sardinas.
Pagpapakulo naman, lagyan nyo na siya ng tamang tubig. Tapos, ano, patuyan nyo na ng konti yung hindi sunod. Okay. Gata. Gata is in the key. Ta-da! Kahit na. Nagyan ko ng bawang at saka sibulas. And then, lagyan natin yung magsarap. Okay. Kasi. Sa akin, lagyan natin ng tubig. Pero yung sa iba, direct na kagad sa gata, dadamihan lang yung pangalawang gata, tapos yun na yung panlalaga. So sa akin, nilaga ko muna para lutong-luto. Ha? Eh, di gulay. Ka-umi na yun. Pagkatapos malaga, medyo natuyo ng tubig, lagyan nyo na yung gata. Tapos, ito na yung magiging result niyan. Ganyan. Dahil kailangan purong-puro para masarap. Yun lang po. Salamat.